paulit-ulit na mga dasal, ay pinagbabawal ba talaga ito ng Diyos? Hello mga ka-faith, my name is Adrian, Milag, and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. Una sa lahat mga ka-faith, pwede ba akong humingi sa inyo ng favor? Meron kasi pa-contest si TONIK. Kung hindi mo alam ang TONIK, TONIK is the first digital-only neobank in the Philippines providing deposit, payment, and card products to consumers on a highly secure digital banking platform. The neobank operates on the basis of its own bank license issued by the BSP. And we are asked to share our story about savings. And I joined this contest. At isa sa criteria ng contest na to ay paramihan ng likes. So gumawa ko ng my own story about savings, how I learned to save. Favor ko lang naman sa'yo ay pwede mo ba ako matulungan na ma-reach ko yung first 1,000 likes ng specific post na ginawa ko dito sa Facebook about savings. Dito makikita mo yung post na yan na dito sa page ko, naka-pin post. So, i-like mo lang yung post na yan. Ganun lang kasimple. Dito sa taas or sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng makita yung post na yan. At i-like mo lang. Okay? Okay ba yun? So, thank you so much and God bless you. Alam nyo mga ka-faith, ito ko yung paulit-ulit na bati ko sa ating mga Katoliko na mga kapatid natin sa ibang pananampalataya tungkol sa paulit-ulit na mga dasal na ito raw ay pinagbabawal sa Biblia. Oh my God! Wow! At yung pinaka-particular na tinutukoy nila na paulit-ulit na dasal na ginagawa nating mga Katoliko ay ito yung Rosary, ginagawang debosyon sa Santo Rosario na binigay sa atin ni Mama Mary through Saint Dominic. Kasi alam nyo mga ka-faith, kung titignan nyo yung verse na sinasabi nila dito tungkol sa paulit-ulit na dasal, tignan muna kasi natin yung context ng verse na to. Okay, ito yung verse na madalas nilang binabato sa atin tungkol sa paulit-ulit na dasal. Yung verse na to is yung sa Matthew 6 verse 7. So, gamitin ko yung Tagalog version ng verse na to para mas lalo nating maintindihan yung point nila dito. Ito yung sabi dito, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Okay, so tignan natin yung context ng verse na to. Sabi dito is, di ba, huwag nyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. The term itself na walang kabuluhan ay ito yung tignan natin. Isipin nyo, yung Holy Rosary ba? Yung Rosary ba? Yung prayer ba ng Rosary na Our Father, Hail Mary, and yung Fatima prayer, yung Hail Holy Queen, ay wala bang mga kabuluhang salita yun? Walang kabuluhang paulit-ulit? Diba? Of course not. Kasi kung titignan nyo, yung mga dasal na to, it's very biblical. Like yung Hail Mary full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Itong dasal na to ay mismo galing to kay Archangel Gabriel na pinadala ng Diyos para sabihin kay Mama Mary. So, ibig sabihin, walang kabuluhan ba yun? Hindi, walang kabuluhang dasal ba yun? Of course not. Yung Our Father, di ba? Yan yung tinuro sa atin ni Jesus na dasal. Tapos pag-ulitin mo, eh walang kabuluhan. Kasi ganito yan, guys. Lalo na kung ikaw ay isang Katoliko. Kung madalas na babatuhin tayo ng mga ibang kapatid natin sa pananampalataya ng mga batikos sa atin,
eh, tignan muna natin kung ano yung context ng sinasabi nila. Huwag kasi tayong masyadong magpapadala doon. Hindi porket pagaling magsalitayan, may conviction yung sinasabi nila, convincing, eh basta-basta ka maniniwala. Hindi. Okay, maganda talaga na aralin mo yung Bible at tignan mo kung ano yung context ng sinasabi nila. Kasi madalas niyan ay masyado nilang ginagawang literal kung ano yung nandun sa verse na sinasabi nila sa'yo. Hindi nila inalam kung ano ba yung context, bakit nasabi yung verse na yon. Today, bakit ko to na-share sa inyo? Dahil ito yung naging topic ni Brother Noe Dora about rosary. At gusto ko i-share sa inyo yung naging sagot niya sa nagtanong sa kanya tungkol sa rosary at tungkol sa paulit-ulit na dasal. Okay, at kung hindi mo kilala si Brother Noe Dora, ay dati siyang pastor, okay? Nagtayo siya ng isang malaking Protestant church and now na-convert siya bilang isang Katoliko kasi nalaman niya yung katotohanan for being a Catholic. And now, ay isa siyang proud na Katoliko at patuloy niyang pinagtatanggol ang turo ng simbahang Katoliko. And today, dito sasagutin niya yung tungkol sa rosary. And I'm sure na sobra kayong mabibless sa magiging explanation dito ni Brother Noe Dora, na pastor noon, Katoliko na ngayon. Okay, so watch this video. Brother Noe, galing ito kay Irene from Binggit, no? Brother Noe Dora, magandang gabi po. Isa po akong Katoliko na taga-subaybay sa iyong programa. Mayroon lang akong tanong kung paano ko ba sasagutin ang sinabi ng aking kapatid na lumipat sa isang Pentecostal church na ang rosary daw ay paulit-ulit na panalangin at hindi mababasa sa Biblia. Hindi ko nga siya masagot kasi wala akong maraming kaalaman sa Biblia tulad sa iyo. Ano ba ang masasabi mo, Brother Noe? Irene. Okay. Brothers and sisters, ang ating sasagutin ngayon ay tungkol sa tanong o clarification. Hindi naman ito tagakabilang panig ang ating nagtatanong, kundi isang Katoliko na ang kaniyang kapatid ay lumipat sa isang Pentecostal church. So, ang kaniyang pagtatanong na ang rosary ay hindi biblical at hindi nakasulat sa Biblia at isang paulit-ulit na panalangin, bigyan natin ngayong pagninilay at bigyan nating halaga ang punto na ito kasi itong issue na ito ay palaging nakaikot-ikot sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. At ito siya ay palaging kini-question sa maraming mga ngaral. Saan talaga ang mga pangaral sa Biblia at sa ating Panginoong Jesucristo tungkol sa Santo Rosario? At maraming mga Katoliko, hindi natin maiwasan at ang mga katotohanan na maraming mga Katoliko na hindi nila alam ito sagutin. Maraming nagrurosary, hindi naman nila malaman kung saan sa Biblia ang mga argumento o mga katotohanan na nagpapatunay na ang pundasyon sa debosyon na ito ay nakabatay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Unang-una po ang sinasabi ng ating katunggali o sa kapatid ni Sister Irene na lumipat sa ibang sikta galing sa Katoliko na sinabi na wala sa Biblia ang Santo Rosario at una pabalik-balik ito na panalangin. Gusto ko lang sagutin una ang pabalik-balik. Now, ang ating sagot, kasi ang sinasabi nga sa Matthew chapter 6 verse 9 to 11 na huwag kayong manalangin na paulit-ulit, no? Kung manalangin kayo tulad sa panalangin na ito, Our Father who art in heaven, no? Sabi ng Panginoon na huwag kayong manalangin tulad sa mga parisyo, sa mga pagano na paulit-ulit, no, ang panalangin, kasi sabi niya na do not pray the repetitious, no, do not pray the vain repetitious prayer. Kung lagyan natin ng word criticism ang verse ng Matthew chapter 6 verse 9:7-11 na nandiyan nakasulat ang bawal ang vain repetitious, no,
hindi ang repetitious, ang pabalik-balik ang pinagbabawal, kundi yung been repetitious. Basahin natin, mga kapatid, ang sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 7 to 11, para ating makita ang mga akusasyon laban sa ating mga Katoliko, lalo na isa akong pastor na nagiging Katoliko. Of course, isabi ko sa inyo, paano ko ito naintindihan? In prayer, do not be like pagan who think they will be heard because of their many words. Do not be like them because the Lord knows what you need before. And sinasabi dito sa King James Version, kasi ito ay New American Vision Version. Ang sinasabi dito sa King James Version, sa Protestant Vision Version, ganito ang nakasulat. Sabi niya nga, when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. So, in the King James Version, lininaw na huwag kayong magpaulit-ulit sa walang halaga, walang kabuluhan na panalangin. Excuse me ha, kasi mayroong walang kabuluhan na panalangin. Kaya, brothers and sisters, yung sinasabi doon sa Matthew 6, no, na 7 to 11 na huwag kayong magawa ng isang walang kabuluhang panalangin. Ang sagot ko dyan, ang atibang sinasabi na pabalik-balik na Our Father who art in heaven is walang halagang panalangin. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. Is this kind of prayers hindi ba ito napakahalaga? Ang panalangin na ito? Ano bang ipinagbabawal sa Biblia? Vain repetition. Yung paulit-ulit na walang kabuluhan. E ngayon, yung paulit-ulit na may kabuluhan, Brother Gavin Isaac, Brother Gavin and Brother Sister Luida, ano ba yung mga paulit-ulit na mayroong kabuluhan? Yung magsabi ka na take care, di ba inulit-ulit natin? Take care, keep safe always, congrats, pabalik-balik tayo, pag may birthday naman, happy birthday, pabalik-balik, di ba? Ibig ba sabihin sa pabalik-balik natin na ano tayo, nagkasala tayo? Hindi. Bakit? Kasi yung pabalik-balik na yan ay may kabuluhan. No? Mahalaga yung pabalik-balik na ingat, mahalaga yon. So yung mga walang kabuluhan na paulit-ulit pa, no? Paulit-ulit ng mga panalangin, yun ang hindi dapat. Kasi yung mga hidden, yung mga pagano, wala yun silang kabuluhan yung kanilang paulit-ulit sa panalangin. Pero sa atin dito, kung sinasabi natin na Our Father who art in heaven, hindi man tayo nagboring pag kinanta natin ang Our Father who art in heaven. Palagi natin kinakanta araw-araw, every time mag-attend tayo ng misa. Mano bang nagsabi na naboring na ako, I don't like to hear this song anymore? Every time we sing Our Father, we are so happy and it gives us the inspiration, gives us the light, gives us the strength. What is our real life in this world? And wala naman mga tao nagsabi na wala naman tao nagsabi na naboring ako, hindi na akong gustong pakinggan. Mayroong sinasabi by the Rooney Miranda, si Cristo ay nagdarasal na paulit-ulit. Yes, totoo naman, no? Yung nasa Matthew 26 verse 44. Sabi ng Matthew 26 verse 44, and Jesus Christ prayed again the third time saying the same word. Si Kristo na nalangin sa pangatlong panahon na nagsasalita sa pareho lang mga salita. So if Jesus Christ prayed again the third time saying the same words, ibig sabihin nagulit-ulit si Jesus. Brother Nui, ako po yung nag-abot kamay sa iyo doon sa Punta Labangon, Cebu City. Brother Rooney, parang na-remember ko yan. Tingnan ko maya ang profile mo ha. Then, para ma-remember ko talaga 100%. Sister Grace Diog, magandang gabi po. Kailan mabuhay ka rin at pag-guide ka kini Father Yu, i-disimbahan niyo dito sa Binggit. Ikaw pa parang mo hindi ko yun naintindihan, Sir Chris, ha? Ikaw na bahala, siya na ang
intindihin yan kasi you speak the same language. So, ulit-ulit, no? So, ang sabi sa Biblia, kung sabihan natin na bawal ang pag-ulit-ulit, ayon sa Matthew chapter 6, verse 7 to 9. E ngayon, si Jesus sa Matthew chapter 26, verse 44, nanalangin na paulit-ulit. Ibig sabihin na, linabag ni Kristo ang kanyang sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 7 to 12. Yun ang tanong natin ngayon sa mga hindi Katoliko na nakikinig. Kung ang ating argumento, ako bilang isang pastor na nakarealize na ang ipinagbabawal na paulit-ulit yung mga walang kabuluhan, kasi yun ang nakasulat sa King James Version, mga brothers and sisters, sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11. E ngayon, tanggalin natin yung bin. Repetition na lang. Do not pray repetitious prayer. E general na yun. Ibig sabihin, lahat na prayer na paulit-ulit, bawal. Pero mayroon mang dinagdag na word, vain repetition. Ibig sabihin, particular, not general. Interpreting that verse in a biblical way, in a biblical criticism, no, in the word criticism, the word being used is vain repetition. Yung mga walang kabuluhan na paulit-ulit. Kung tanggalin natin ang vain repetition na lang, ibig sabihin lahat na paulit-ulit mali. O bakit kumakanta tayo ng give thanks with a whole heart? Inulit-ulit natin yung kanta ni Don Moen. Hindi ba yung Katoliko si Brother Don Moen? Inulit-ulit natin ang give thanks. So, ibig sabihin, we have committed a violation to the ruling of the Word of God that repetitious is bawal. We have to remember the word vain repetition. That hearing to this vain repetition, meaning it is particularly sa mga paulit-ulit na walang kabuluhan. Ngunit kung tanggalin natin ang vain, it sounds general. Very general na lahat na paulit-ulit mali. E ngayon, tayong mga hindi Katoliko, ako pastor ako noon, paulit-ulit lang tayo. Lord, basbasan mo ang pagkain na kakainin na mga ngayon. Itong mga pagkain na sa harapan namin, na bigyan mo ng lakas, bigyan mo kami ng lakas sa pamagitan nito, basbasan mo ang mga naghanda nito, in Jesus' name, amen. And that kind of prayer, kahit na hindi siya word for word, but it seems the content is being repeated. Di ba? O hindi tayo Katoliko. Pag mayroong pagkain, anong sinusunod natin? Di ba? Ang ating isip nag-develop ng format, kahit na hindi naman word for word, but the content of what we mean is there in our mind. Basbasan mo itong pagkain na ito na aming kakainin in the mighty name of Jesus. Amen. Kahit na wala tayong format, but it seems that when we pray the next meal, the same sound we hear. Kahit na hindi tayo Katoliko, nandiyan sa isang bahay, oh, sige. Nanalangin si nanay sa pagkain ngayon sa almusal. Lord, bless this food. Ibig sabihin, bawal na siya mag-repeat ng the same terminology sa tanghalian. Ibahin naman niya ang kanyang prayer sa hapunan. Hindi ako maniwala ninyo mga kapatid kasi pastor ako eh. The format developed in my mind is always being repeated. Maniwala ka niyan, brothers and sisters. Oh. Kung mali ang mga paulit-ulit, bakit nag-toothbrush tayo araw-araw? Bakit eh naliligo para araw-araw? Bakit eh paulit-ulit eh magpagupit? Paugi ulit-ulit eh magbarbas? Mag-shave? Ibig sabihin, hindi lahat na paulit-ulit mali. Kaya nga, we have to check the term. What kind of repetitious ang minimin ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 7 to 11. Ang repetitions, paulit-ulit na kanyang, ibig sabihin, ay yung walang kabuluhan. Okay? Kaya, ako, pastor ako eh. Sister Irene, huwag kayong maniwala sa kapatid mo na bumabalik doon. Kasi yung kanta nila na praise and worship, inulit-ulit nila yan. Pati ako, ginawa ko yun sa pastor pa ako ulit-ulit. E ngayon, yung sinasabi ni Sir Angela Bernhard, paulit-ulit pagbasa sa Biblia, di ba? Manghusga tayo sa Katoliko, pero tayo naman is we are also guilty of our own doing. Na sila paulit-ulit,
kami, hindi kami paulit-ulit, pero yung pagsamba natin, di ba, pareho man yun na umaawit din ng Jesus, we enthrone you, we proclaim you are. Pagka next naman, sandid, the same priest and worship, Jesus, we enthrone you. Di ba? Into your hands, I commit again, with all I am for you, Lord. Pagka next Sunday, ulit-ulit naman. So kaya, ang punto kong ibig sabihin, yung vain repetition, ang bawal. Yung walang kabuluhan. Yung sabihan natin, generally speaking, lahat na ulit-ulit mali, pati ang nagsalita, pati yung sister mo, Sister Irene, siya nagkamali. Bakit pa ulit-ulit siyang maligo, pa ulit-ulit siyang magbihis? Sabihan mo siya. Kaya ang kanyang sinasabi, it sounds very general. Maniwala ako, I will agree if it is particular, yung vain repetition, particular yun. Yung mga walang kabuluhan, pero yung mga paulit-ulit na may kabuluhan. So, kaya yun ang aking sagot, Sister Irene. Pangalawa na gusto kong babanggitin sa gabing ito, sa ating comments, brothers and sisters, actually, ang nagtanong tungkol dito sa paulit-ulit ay talaga parang mga lima, no? Lima ka mga viewer natin ang nagtanong tungkol sa paulit-ulit. Ang kinuha ko lang itong kang Irene. Kasi kung basahin ko yung pati lahat na mga ano dyan, mga sinasabi nila, yung mga komentaryo, similar man lang sa paulit-ulit, di ba? So, kay similar man lang, isa na lang ka komentaryo ang aking binasa ang kay Sister Irene. So, hindi natin maisa-isa pagbanggit kasi we are saving our time. Okay? So, at least, ang inyong concern tungkol sa paulit-ulit, nabigyan natin pagpapahalaga pero hindi lang natin na one by one kasi similar man. Oh, kasi mamaya, mayroon naman hindi mo nasagot ang aking tanong. Hindi ko nga sinagot kasi ang tanong mo, ang comments mo, similar sa aking binabanggit. Kaya pag mayroong pitong magsalita na similar ang kanilang ibig sabihin is paulit-ulit, isa lang ang aking babasahin. Okay? So malinaw 'yon sa atin dito kasi hindi naman natin pwede mabasa lahat. Pangalawa, the last but not the least is hello po, Brother Nui. Ang aking classmate po na isang Adventist nagsabi na ang purgatory ay wala sa Biblia. Isa lang itong imbintong doktrina sa simbahang Katoliko. Nahirapan akong sasagutin kasi wala pa akong maraming alam sa Biblia. But before ko ito sasagutin, itong issue tungkol sa purgatory, gusto ko muna balikan ang paulit-ulit. Kasi kaina, sinasabi na ang rosary paulit-ulit. Napatunayan natin na hindi lahat na paulit-ulit mali. Kasi may mga paulit-ulit na hindi mali kasi ang kanilang binabanggit ay makabuluhan. Okay? Yun ang aking isabi, Brother Rod Mabuyo. Okay? Nagbigay si Brother Mabuyo doon sa particular verse sa Matthew 6:7. No? So, ngayon, sa sinasabi na ang rosary ay walang biblical foundation, malinaw na, biblically speaking, sa mga kapatid ngayong Katoliko na nanikikinig at sa mga kapatid nating hindi Katoliko, na palaging nagtatanong nito na wala sa Biblia. Actually, the word rosary is not directly written in the Bible. But the content of the rosary is in the Bible. Tulad sa Biblia na ang word na Biblia wala sa loob ng Biblia. Pero ang nakasulat sa front line, Biblia. Kasi Biblios, dalawang hati sa librong ito, Old Testament at New Testament. No? Tulad sa atin, ang pangalan natin is Nui. Anong pangalan mo dyan, Sister Angela? Mayroon ba nakamarka sa noo natin na Angela o Nui? Wala. Diba? Pero our total being, ako yun, nakapangalan ako si Nui, diba? So ang rosary, in the total content of the rosary, nandiyan sa Biblia, tulad ng the first joyful mystery. Saan ba nakasulat ang first joyful mystery? The visit of the Blessed
the annunciation of the birth of Jesus to the Blessed Virgin Mary. The first joyful mystery is Luke chapter 1, verse 26 to 39. No? The annunciation of the birth of Jesus to the Blessed Virgin Mary. Nakasulat sa Luke chapter 1, verse 26 to 39. And the pangalawa, the second joyful mystery, the visit of Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth is nakasulat sa Luke chapter 1, verse 39 to verse 40 to 56. Okay? And in the third joyful mystery, the birth of Jesus, ang pagsilang kay Jesus, nakasulat sa Luke chapter 2, verse 1 to 7. And then ang fourth joyful mystery, the presentation of Jesus in the temple, nakasulat sa Luke chapter 2, verse 21 to 40. And then ang fifth joyful mystery, the finding of Jesus in the temple, nakasulat sa Luke chapter 2, verse 41 to 50. Ibig sabihin, ang lahat dyan sa Rosary, nakasulat sa Biblia. Diba? Very clear eh. Then, move tayo sa mystery of life. Na nakasulat, the first mystery of light or the luminous mystery is written in Matthew chapter 3, verse 13 to 17. The light mystery, the baptism of Jesus in the Jordan, Matthew chapter 3, verse 13 to 17. The second mystery of light is the self-revelation of Jesus at the wedding of Cana, John chapter 2, verse 1 to 12. And then the third mystery of light is the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion. Saan mo yun sa Biblia? Matthew chapter 4, verse 21 to 25. And then, the fourth mystery of light is the transfiguration. Matthew chapter 17, verse 1 to 8. So, nandiyan sa Biblia. Paano masabi ni sa kapatid mo, Sister Irene, na ang wala sa Biblia? Baka siya sa Katoliko pa siya, hindi niya inaral. Yun kasi ang problema eh. Pagdating doon sa kabila, ininji ka na wala sa Biblia ito, wala ito sa Biblia. Naniwala kasi siya sa Katoliko pa, hindi niya inaral kung saan ito sa Biblia. Ang mga first mystery of light, ang baptism of Jesus in the Jordan, ang second mystery of light is the self-revelation of Jesus at the wedding of Cana. Saan ito sa Biblia? Ang the third mysteries of light is the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion, Matthew chapter 4, verse 21 to 25. And the fourth is the transfiguration, Matthew chapter 17, verse 1 to 8. And the fifth is the institution of the Holy Eucharist. Saan yun sa Biblia? 1 Corinthians chapter 11, verse 22 to 32. And Matthew chapter 26, verse 24 to 30. Matthew chapter, Luke chapter 14, verse 21 to 24. No? And Luke chapter 22, verse 21 to 25. So, makita natin na ang institution of the Holy Eucharist, hindi natin masabi, wala man yun sa Biblia ang Rosary. Paano magiging wala sa Biblia na sa institution of the Holy Eucharist, nakasulat mo yun sa Biblia? Ano man ang nandyan sa Eucharist na wala sa Biblia? Ang lahat na nandyan sa Eucharist, nandyan sa Biblia. Kaya huwag kang maniwala, Sir Amy, sa kapatid mong na-convert sa Pentecostal Church. Kasi alam ko, sabihan mo siya na alam ko na sa Katoliko ka pa, hindi mo inaral kung ang biblical foundation sa Holy Rosary, kaya ganyan ang nangyari sa'yo, nalintikan ka, na mislead ka, kasi ikaw mismo, Katolikong Katoliko, hindi mo inaral ang biblical foundation sa Rosary, ngayon nandiyan ka na sa kabila, putak, na wala sa Biblia, kasi sa Katoliko pa siya, hindi talaga niya alam kung nandiyan ba sa Biblia o wala, kasi wala siyang panahon mag-aral. Kasi ikaw, kayo, Sister Irene, alam ko na alam mo na tamad yung kapatid mo eh.
sa Katoliko pa, hindi na nag-aral sa Biblia. Kaya ngayon, putak na putak siya. And then, punta tayo sa Soropol Mystery. The first Soropol Mystery is the agony in the garden. Matthew chapter 26, verse 36 to 50. Okay? And then, the second Soropol Mystery is Luke chapter 22, verse 60 to 65. The scourging of Jesus at the pillar. The second Soropol Mystery, the scourging of Jesus at the pillar, Luke chapter 22, verse 60 to 65. And the third Soropol Mystery is the crowning of Jesus with thorn, John chapter 19, verse 1 to 7. The fourth Soropol Mystery is the carrying of Jesus of the cross by Jesus to Calvary, John chapter 19, verse 7 to 22. And then the fifth Soropol Mystery is the crucifixion of Jesus, is John chapter 19, verse 25 to 32. So lahat nandyan sa Biblia. Kaya yung mga putak na mga Katoliko na pumunta sa ibang sikta, hindi inaral. Ako naman, ibang nangyayari sa akin, inaral kung maayos ang aming mga doktrina, pero na diskubrihan ko pa rin sa aking pag-aaral na ang tamang doktrina ay ang pinangaral sa Katoliko. Okay? So pagpunta natin ngayon sa Glorious Mystery. Mabasa ba ang Glorious Mystery? Hindi mabasa sa Biblia, pero saan man makikita ang first Glorious Mystery? The first Glorious Mystery is the resurrection of Jesus. Saan mababasa? Matthew chapter 20, verse 1 to 9. Na, nandiyan pala sa Biblia. Din magsabi-sabi siya na wala sa Biblia, pagan prayer. Wala sa Biblia. Din tayo ng mga Katoliko, matitinang tayo kagad kung hindi natin inaral ang ating mga aral. Pangalawa is the ascension of Jesus into heaven. Saan mababasa? Acts chapter 1, verse 9 to 11. Nag-ascend si Jesus sa papunta sa langit, umakyat papunta sa langit. Luke chapter 24, verse 50 to 54. Jesus Christ ascended into heaven. So, nandiyan sa Biblia, pangatlo sa Glorious Mystery is the descent of the Holy Spirit. Saan mababasa? Acts chapter 3, verse 1 to 5. Ang pagbaba sa Espiritu sa unang mga mananampalataya. Then pang-apat is very controversial. The assumption of Mama Mary na si Mama Mary dinala sa langit. Sabi naman namin noon na hindi dinala si Mama Mary sa langit kasi walang verse. Pero mayroon ba mga karakter sa Biblia? Mayroon ba mga person sa Biblia na dinala sa Diyos sa langit? Mayroon. Una, si Enoch sa Genesis chapter 4, verse 24 to 25. No? Si Enoch dinala sa Diyos sa langit. Sa 2 King chapter 2, verse 1, verse 12 to 13, si Elijah dinala sa langit. Okay? Sa Luke chapter 21, verse 42 and 43, ang magnanakaw dinala ni Kristo sa paraiso. Okay? Sa 2 Corinthians chapter 1 to 7, ingon si sabi ni Paul, "There's I saw a Christian in my vision 14 years ago, dinala sa Diyos sa langit." Okay? And then ang sa Revelation chapter 11 verse 11 to 12, ang dalawang saksi dinala sa Diyos sa langit. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17, ang mga hindi namamatay pagbalik sa Panginoon, dadalhin sa langit. Taken up ang term na ginamit sa Revelation chapter 11 verse 11 to 12, taken up to heaven. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17, taken up to heaven. No, ang yun ang term na ginamit. In-explain lang natin sa kaister Irene. Kasi hindi na niya alam paano sagutin eh. So,
Ang assumption, mga kapatid, ba, ang tanong natin, si Mama Mary dinala ba sa langit? Ang ating logic is, kung dinala ni Jesus ang magnanakaw sa langit, walang katwiran na hindi niya kayang dadalhin ang kaniyang nanay sa langit. Kasi sabi ng magnanakaw doon sa Luke chapter 21 verse 42 to 43, Lord, remember me when you are in your kingdom. And Jesus said, today you will be with me in paradise. Kung kayang dalhin ni Jesus ang magnanakaw sa langit, walang katwiran na hindi niya kayang dalhin ang kaniyang nanay. E magsabi kami, walang verse sa Biblia. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang verse? Inatake ng high blood ang nanay mo. Sabi ng kapatid mo, dalhin sa hospital. Mag-insist ka na, basahin mo natin sa Biblia kung mayroon ba nakasulat na dalhin si nanay sa Biblia. Dalhin si nanay sa hospital. Kasi kung walang mababasa sa Biblia na dalhin si nanay sa hospital, ay hindi natin dalhin sa hospital. Kasi gagalaw lang tayo kung mayroon nakasulat sa Biblia. E bakit nagpupo kayo? Mayroon bang utos sa Biblia na magpupo tayo, mag-ihi? Diba? Kaya yun ang aking explanation, no? Hindi na lang nga, gagalaw lang tayo kung nakasulat sa Biblia. E wala nga nakasulat sa Biblia na mag-toothbrush tayo. Diba? So, kung si Elijah dinala sa Panginoon sa langit, na hindi nakapakain ng lugaw kay Jesus, kung si Enoch dinala sa Panginoon sa langit sa Genesis chapter 5, verse 23-24, na hindi nakapakain ng lugaw kay Jesus, yung Christian na nakita ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 at chapter 12, verse 1-7, mga kapatid, dinala ni sa Panginoon sa langit, hindi nakapakain ng linugaw sa kanya, hindi nakapadidi sa kanya, ano pa kayo yung babae na nagpakain ng lugaw sa kanya? Ikaw, kung ikaw si Jesus, sinong unang dalhin mo? Ang magnanakaw o ang mama mo? Pinapangakuhan mo ang magnanakaw, dalhin sa langit, hindi mo yan kayang gawin sa nanay mo? Way klaro. Mother's Day pa naman ngayon. Iano natin, priority natin ang magnanakaw, priority natin ang kawatan. Gidala ganin ang kawatan, ang inahan pa. Asa may logic na tuwa na? Asa ang ating common sense? No, where is our common sense? Where is our logic? Mother's Day pa ngayon. Kung ako makatira ako sa Canada, sa Amerika, ang una kong planuhin pagdala doon, ang aking nanay, hindi ang magnanakaw. Ano siya, swerte? Kung ako si Jesus, ang unahin ko pagdala sa langit, ang aking nanay. Para susunod ang magnanakaw. Isabi pa man sa Biblia sa Revelation chapter 21 and Revelation chapter 22, ang langit puro na gold. No, puro na gold. Puro na ginto. Pati mga daan doon, ginto, gold. Na delikado kung mauna doon ang magnanakaw, mga kapatid. Kailangan mauna ang nanay ko para kung makaisip ang magnanakaw ng hindi magandang isip, mayroong makaano sa kanya. Hoy, dong, wala na si Buwana Punsiap dito na pwede ito'y makaprinda ng ginto. Langit na to. Kaya yung analogy, biblical analogy, common sense, no? Kahit isabi natin ang mga biblical truth, hindi rin maniwala, makipag-away. Bakit hindi natin naisip yan? Na magnanakaw, di pinangakuhang dalhin sa paraiso? Ang nanay, hindi. Mga kapatid. Sir Irene, kailangan na ganyan ka, may puwersa ka sa kapatid mo. Huwag kang magpaano-ano na tayo, mayroon tayong pagpakumbaba. Pero kung katotohanan, kailangan puwersado tayo. Huwag ninyo akong sabihan ganyan. Dinala nga ang magnanakaw, ang nanay pa. Ganyanin natin, huwag tayong magiging, prinsip lang. May prinsip tayo, pero kailangan na, word for word, direct to the point, huwag tayo magpatalo kasi yung mga isip na yan ay hindi nakabatay sa Biblia. That is wrong. Analogy, biblical analysis, na parang itinakwil si Mama Mary dahil lang sa
argumentong walang bersikulo na kasulat sa Biblia. Pero kung isurvey natin ang Biblia, ang daming mga taong dinala sa langit. Si Elijah, si Enoch, ang magnanakaw, yung Christianos nakita ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12, yung mga Christianos na hindi mamamatay sa pagbalik ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 16, sa ang mga saksi sa Revelation chapter 11 verse 11 to 12. Dinala sa langit. Ang inahan, di nadadoon sa langit. Kay way bersikulo. Ano nituo man ka sa imong apelido nga muna yung mga apelido nga huwag man ay mabasa ang bersikulo sa langit. Huwag man ay mabasa ang bersikulo sa Biblia. Ano nito o man ka nga kanang imo apelido, tinuod na nga, mabasa ba rin na sa Biblia? Diba? And ang panglas is very controversial. The coronation of Mama Mary as Queen of Heaven and Earth. Sa mga Pilipino, mahirap natin yung maintindihan. Kasi, hindi na itanim sa ating puso ang mga queen, ang mga king, di ba? Kasi mayroon tayong queen and king sa Cebu, si Radya Humabon at saka si Juana, pag take over sa mga Kastila, no, nawala yung kanilang kultura na mayroong queen, mayroong king. Ngunit sa United Kingdom, inano nila, no, pinipreserve nila ang kanilang kultura na mayroon talagang queen. Kaya nga mayroong Queen Elizabeth. No, God help the queen. God save the queen. No, pag lalakad na yung queen papunta sa kaniyang trono, kakanta ang mga Briton, no, God save the queen. No, na ingatan mo ang queen. So doon sa mga tao na yan, diyan madali nila maintindihan ang queenship ni Mama Mary. Isa atin pag realize natin dito ang ating na napakinggan, no? President, vice president, so para mahirap natin maintindihan yung queen, no? Pero sa mga bansa na mayroon silang kultura na mayroong mga queen at king, madali nilang maintindihan. Now, Mary is crowned as queen of the universe, no? Queen of all nations. So, kina-crown siya, makita natin sa Revelation chapter 12, verse 1 to 18, na nakita ko ang isang babae na crown with the 12 stars and the sun under her feet, clothed with the sun and the moon under her feet. And he cried, no, umiiyak siya sa panganganak, and I saw a red-hung dragon who stood in front of the woman to swallow, to devour the child when it is born. But, and the woman gave birth to a son who will rule all nation by an iron rod. But the baby is snatched by God to his throne. So, kinuha ang bibi. Now, ngayon, mayroong mga debate. Sino ba yung babae sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17 na mayroong corona, mayroong crown? So, maraming mga different interpretation. May iba nag-interpret na ang babaeng yon ay ang Israel. Kasi ang Israel ang nanganganak sa Misaya. No? Mayroon rin nag-interpret na ang babaeng yon ay ang simbahan, the church. Then mayroon rin nag-interpret na ang babaeng yon ay si Mama Mary. Ngayon, ang tanong, ang argumento o ang aking realization as a pastor, bakit natanggap ko yun na si Mama Mary yung binabanggit dyan sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17? Kasi ang reyna na yan, mayroong crown sa kaniyang ulo, na nanganganak sa batang lalaki ang Misaya, na siya ang maghari sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Ang Misaya na yan ay tinutukoy sa Psalm chapter 2 verse 9. Nang Misaya na yan ay si Kristo. Si Mama Mary na nanganganak ng Misaya. No, according to Matthew 16:15, Jesus is the Misaya. At sino mang nanay si Misaya? Si Mama Mary. Diba?
And then, sa Matthew chapter 2 verse 11, and when they entered the room, they saw the child and his mother, Mary. So malinaw na, ang nanay sa batang yan, ang Messiah, si Mary. According sa Matthew chapter 2 verse 11. Okay, according to sa Matthew chapter 16 verse 15. According to Luke chapter 2 verse 16, na ang nanay sa bata, si Mama Mary. So agree lahat, Protestante, born again, agree na ang nanay sa bata na Messiah, si Mama Mary. Ang bata na ipinanganak niya ang Messiah ayon sa Matthew chapter 16 verse 15, ayon sa Matthew chapter 2 verse 11, ayon sa Luke chapter 2 verse 16. So everybody agree, lahat ng mga Christian agree na ang nanay sa bata, si Mama Mary, ayon sa mga verses na aking sinasabi. Bakit pagdating dito sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17, hindi napapayag ang mga hindi Katoliko? Hindi sila papayag na si Maria yung babae dyan. Na malinaw naman sa verse 5 na ang ipinanganak sa babae, ang Messiah na si Kristo, na tinutukoy sa Psalm chapter 2 verse 9, na binabanggit sa Matthew chapter 16 verse 15. Kung nag-agree tayo sa ibang mga verses na ang nanay sa bata, si Mama Mary, bakit hindi natin matanggap ang Revelation chapter 12 verse 1 to 17? Kasi ang babae doon na nakatayo, mayroong kuruna. 12 crown of stars. Matakot tayo na ma-justify ang doktrina sa Katoliko na si Mama Mary as queen of heaven and the earth. Di ba? Sa iba mga verses, agree. Pero pagdating sa Revelation chapter 12 verse 1, niliko. Niliko dapit sa tuo. Kay mahadlok man na mudawat, so liko-liko. Mayra ba kayong murason? Ginginan pa ko sa isa ka pastora, wala mong matarong o iskwila imong theology. Muna nga ang imong interpretation sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17, si Maria, ang imong manggong theology ana mo diferensyado. Kisa na diferensyado ani? Ang imong theology o nga akong theology? Bakit mag-agreement eh sa ibang mga verse? Sinabihan kaya ako sa isang pastora. Alam mo, ang problema mo, Brad, ang theology mo, Brad. Maling-mali ang sino kaya ang nagturo sa'yo. Kahit na walang magturo sa akin, magbasa lang ko diretso sa Biblia, maintindihan ko na ang tinutukoy sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17, si Mama Mary. Kahit na walang professor, gamitin ko lang ang common sense ko. Kasi ang babae dyan na mayroong corona, na 12 stars, nakadamit ng araw, nakaapak sa buwan, mga kapatid, nanganganak sa Messiah to be the king of the whole of all the earth. Eh, walang iba kundi si Jesus yung magiging king sa verse 5 ng Revelation chapter 12. At sino namang nanay sa king na yan? Of course, si Mama Mary. Kasi iyon ang sinasabi sa mga verses sa Ebanghelyo. Kaya Sister Irene, huwag kang magpatalo. Kasi ako, pastor ako noon, nagiging Katoliko na ako ngayon, hindi talaga ako magpatalo dyan. Memorize niyo ang mga verse, memorize ko din ang mga verse. Sige, memorize niyo ang mga verse, memorize ko rin ang mga verse. Memorize ko kung saan yung mga verse na tanggap ninyo na si Mama Mary ang nanay sa bata. Memorize ko yan. E ngayon, yung verse dyan sa Revelation chapter 12 verse 1 to 17, sabihin ninyo na hindi si Mama Mary, bigla kang kumaliwa. That is what we call crooked theology. Kasi sa ibang mga portion sa Biblia, you agree. But sa other portion of the Bible, you disagree because it is not agreeable to your doctrinal stand. Kaya palusot ang gagawin. Lusot. Ngayon, ang kaharap, pastor man, kaya mahirapan. Kasi ang kaharap, pastor na naging Katoliko. Sa dialogue, mahirapan makipag-ano kasi, pastor ito eh. Pumemorize namin ang mga verse, memorize rin ang mga verse sa pastor na ito. Lalo na tungkol kay Mama Mary. Kaya, sa gabing ito, Sir Irene, huwag kang magpatalo. May mga panahon na we have to keep silent, we have to be humble in some situation, but in this matter, in your sister,
You have to pinpoint the truth. No? Kailangan kang manindigan at ipaglaban ang katotohanan. Ayan mga ka-faith, I'm sure na sobra kayo na-bless dyan sa shinier ni Brother Noe Dora, na dating pastor ngayon na isang proud Catholic. Okay, at kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka dyan sa naging sharing ni Brother Noe about the Rosary, ay make sure na mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan, ilalagay ko yung description dito sa video na to kung saan kayo pwedeng mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. And make sure mga ka-faith, i-share mo din tong vlog na to sa inyo, sa iyong mga friends and relatives. Okay, so again, this has been Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong solid support sa ating mga merchandise item. At gusto ko rin pasalamatan ang mga taong bumili at nagpadala ng kanilang litrato suot ang ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hello mga ka-faith, paano ka nga ba makaka-order sa ating merchandise store? Okay, so dito sa ating website, makikita mo yung mga available na merchandise item natin like t-shirts, long sleeves, hoodies, face mask, mugs. So kunyari, t-shirts ang bibili mo. Ito ang ating bestseller na Katoliko ako shirt. So i-click mo lang siya. Pagka-click mo, mamimili ka kung anong color, kung black ba or yung violet. Kunyari, itong black ang napili mo, mamili ka lang kung anong material, kung dry fit or poly blend. Kung nakapili ka na, ipili mo naman kung anong size. Importante kung male or female ka para alam nung gagawa ng t-shirt kung ano yung mas magiging fit para sa'yo. I-click mo lang add to cart and then proceed to check out kung wala ka ng iba pang bibilin. Dito naman ilalagay mo kung taga Pilipinas ka ba or taga USA ka. Kasi dito sa Merchiful ay nagde-deliver din sila sa USA. Kung hindi ka taga USA ay meron din tayong ibang international store na pwedeng mag-deliver sa buong mundo. Kunyari, taga Philippines ka and then pili mo lang kung anong province. Lagay ko Cavite and yung postal code. Calculate shipping. Usually sa NCR is 120 pesos sa ating shipping fee. And then after that is proceed to check out. So mapupunta ka naman dito. So kung new customers ka ay kailangan mo mag-create ng account dito sa Merchiful para hindi ka na ulit mag-fill up ng form. So mag-create ka lang ng account, i-click mo lang yan. So lagay mo lang yung first name, last name, at ang iyong email address. And yung password na gagamitin mo. Click mo yung create, click mo lang submit. Ayan, then mag-sign in ka na. So nakagawa ka na ng account, so i-click mo lang to dito sa taas. And then go to check out. So dito ay i-fill upan mo yung mga necessary information na kailangan. Click mo lang yung continue shipping. Mapupunta ka na dito sa ating payment option. So dito sa ating payment option, pwedeng credit card or debit card, GCash or COD. Ayan, then complete order. Okay, so paano ka nga ba makakapunta dito sa ating merchandise store? Dito sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng mag-order ng ating mga merchandise item. Again, mga ka-faith, thank you so much for supporting my merchandise item. God bless you more abundantly. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag
encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.